Ilang pansuspek sa Zamboanga Airport bombing na kunang magkakasama sa isang hotel sa probinsya. Yellow sticker campaign sinimula na ng MMDA para matukoy yung mga kolorum na bus sa EDSA. Management ng Philippine Airlines inihahanda na ang kaso sa mga nag-resign nitong piloto. 200 pamilyang nasunugan sa Malabon, nanatili pa rin sa evacuation center. Action center ng TV5 tumulong sa mga biktima. At sa showbiz action, Lizelle Sicanco gustong bawiin ang anak na nasa poder ng dating asawang si Robin Padilla. Magandang hapon, ako si Amelyn Veloso. Ako si Jovi Francisco. At ako po naman si Martin Andanar. Ito ang Aksyon Weekend. Simulan po natin ang aksyon sa Zamboanga, lalong tumibay ang suspetsa ng PNP na sangkot nga sa pambobomba sa Zamboanga City Airport ang dalawang lalaking namatay sa insidente. Ang detalye sa report na yan ni Chodiver Arquiza. Sa video ito na pinisinta ng PNP sa media, kitang-kita sa CCTV camera na magkasama sa Imperial Hotel dito sa Zamboanga City ang mga suspect sa pambobomba na sina Reynaldo Apilado at Atimil Tarun Yacob. Agosto 5, mismong araw ng pagsabog, muling nakita sa CCTV camera ang pag-check-out ni Apilado at Yacob at isa pang di na kilalang lalaki sa hotel. Ilang araw bago nangyari ang pagsabog sa Zamboanga International Airport, ang mga suspect ay nag-check-in pa dito sa Imperial Hotel, in particular dito sa room na ito, ang room 203. Bandang alas 6 ng gabi ng parehong araw, namataan si Apilado sa harap ng arrival area ng Zamboanga City Airport sa mismong lugar kung saan sumabog ang bomba. Napansin din sa video na may bit-bit ng backpack si Apilado. Pero sa video na mag-check-out ito sa hotel, wala naman itong bit-bit na backpack. Palaisipan tuloy sa mga otoridad kung sino ang nagbigay kay Apilado ng backpack na hininalang pinaglagyan ng bomba para pasabugin ang taliparan sa Zamboanga. He is both a victim and a suspect. A suspect because he happens to be bringing that backpack that contained the explosive which actually exploded. Base rin sa records ng hotel, Hulyo 27 na mag-check-in ang isang nagngangalang Alan Sabudin sa Gusali sa panibagong listahan ng Crisis Management Committee kasama sina Apilado, Yacob at Sabudin pati ng dalawang di pa nakikilalang lalaki sa mga suspect sa pagsabog. Kumambyo naman ang otoridad sa pagdawit kay Totoy Tulawi at ilan pa sa mga pangalang nabanggit kahapon. Bagamat, aminado ang pulisya na dawit ang mga ito sa mga unang pagbabanta sa buhay ni Sulu Governor Sakuntan. Tinututukan din namin yung baka mayroong connection sa incidenting ito. But we are not saying na siya talaga. Kung dati sinasabi ng mga otoridad na may kinalaman sa politika ang pagsabog, ngayon, inamin ng mga PNP na posibleng kagagawan rin ng mga terorista ang pambobomba. We are open to all the possible motives and one of which is the political lang. But we are not discounting other motives na pwedeng mangyari dito. Yan ang aksyon dito sa Zamboanga City. Jodiver Arquiza, News 5. Matapos ang sabay-sabay na pagbibitiw ng 25 piloto, nagbabanta naman ng strike ang ibang flight stewards ng PAL. Dahil dito, posibleng lalo pang maapektuhan ang biyahe ng mga eroplano nito. May report si Erica Tapalia. Wala pa rin nakikitang senyales ang Philippine Airlines na babalikan sila ng 25 pilotong sabay-sabay na nag-resign sa kumpanya. Pero handa na rin daw ang PAL sa ganitong senaryo. Kung di raw babalik ang mga piloto, itutuloy nila ang pagsasampa ng kasong breach of contract sa mga ito. We are not stopping them from leaving the company. But what the pilots did is that they did not honor the 180-day notice. Nagsasanay na rin sila ng mga bagong piloto na papalit sa mga nakabakanting pwesto. We are training new pilots to replace the 25, but it will take time for the replacement to actually fly the Airbus 320. Habang kapos sila sa piloto at habang lean season, pansamantala rin munang isasara ng PAL ang Cebu and Davao operations nito. Nagbawas rin sila ng biyahe papunta at pabalik ng Manila, pati na rin sa mga probinsya ng Ozamiz, Dipolog, Puerto Princesa at Cebu. Critical din bukas para sa Philippine Airlines ang hearing ng National Conciliation and Mediation Board.
Muli magharap sa hearing ang pamunuan ng PAL at ang Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines para pag-usapan ang bantang strike ng grupo. We are now in the process of consolidating our members, information, consultation, and then eventually, if nothing still happens, then we have to go on strike. Reklamo ng mga flight attendants at stewards, 3 taon na ang nakalipas na wala silang dagdag sahod. Bukod pa dito, pilit rin silang pinapagretiro ng maaga o pagsapit ng edad na 40. Di ba may kasabihan tayo, life begins at 40, but here in PAL, it ends at 40 years old. Sa loob ng 3 taon, 2 beses na rin sila lumapit sa Department of Labor pero walang nangyari. Kaya bukas, umaasa ang FAPSA na a-action na ang PAL. Erica Tapalya, News 5. Inireklamo nilang bus drivers and operators ang mabagal na proseso na pagkakabit ng yellow stickers kaugnay ng anti-colorum drive ng gobyerno. Dahil sa bagal daw kasi ng proseso, hindi na sila nakakapasada at nawawalan tuloy sila ng kita. May report si Kay Ibson. Nasa 3rd na ang anti-colorum drive ng LTFRB, LTO at MMDA. Pero kumpulan pa rin ang mga bus na nakapila para makabitan ng yellow sticker. Lahat ng bus kailangang magpakita ng lehitimong papeles para sa kanilang linya. Kung makakapasa, saka ito kakabitan ng 2 na sticker. Ito raw ang magiging palatandaan para madaling malaman kung lehitimo o colorum ang bus. Na-realize namin na without that sticker, there's no way we can determine na ito ba ay nasama na sa inventory o hindi. Kaya naglalagay na po tayo ng sticker para pag dyan pa lang sa EDSA, na yung walang sticker, more or less nakikita natin na may questionable yan at malamang ito ay isang colorum bus. Pero sa kabila ng magandang intensyon ng proyektong ito, hindi maiwasang mag-init ang ulo ng ilang bus drivers at operators. Paano naman daw kasi, imbes na pumasada, halos kalahating araw daw silang pumipila, makakuha lang ng sticker. Umuuwi raw tuloy silang walang kita. Katulad na lang nitong si Mang Joseph, may 6 na anak na pinag-aaral sa probinsya. Ang 700 pesos na karaniwang kita niya sa isang araw sa pamamasada, nauwi raw sa wala. Sa ganitong ulan, si dapat niya... Dapat mamadali na sana dahil para yung hanap buhay naman namin, maituloy naman. Dahil kami, kunjumuti, tourist duty lang kami. Eh ngayon, wala nilang kami kumita ngayon. Eh di, wala, sayang, isang araw. Halos ganun din ang daing ni Mang Dario. Sayang daw ang halos kalahating araw na ipinila niya. Nabara po yung paghanap buhay namin. Saka wala po kaming kita ngayon. Pero depensa ng LTFRB. Yung ating mga stencil boys, nahihirapan din na basta nalang sumulong sa ulan. Kaya kaninang lumakas ng buhos, medyo huminto tayo. Pero yung past 2 days, yesterday at saka Sunday, mabilis lang yan. Sa ngayon, halos nasa kalahati na raw ng kabuuang 3,724 na bilang ng mga bus sa Metro Manila ang na-check na nila. Pero hindi pa kasali rito ang 1,500 na regional buses o yung mga bus na dumadaan lang sa EDSA at higit sa 4,000 provincial.